Imbag arabi kada kayo amin. Anyo nga sayo, kamsahamida. Good evening. Good evening sa bawat isa po na kasama natin muli ngayon sa isang masayang gabi ng ating pagsasamahan sa loob ng isang oras. Excited na po ba kayo sa mga pag-aaralan natin ngayong gabi kung paano muli mamungusap ang Panginoon? Kung gabi, kakagabi, nausap ang Panginoon kung paano tayo mag-choose ng partner in the ministry, even partner in lives, in our lives. Sinabi natin na kailangan spiritually mature, kailangan alam natin yung background nila, dapat kailangan natin makita yung social standing nila. Higit sa lahat yung spiritual standing ng isang tao. At mayroon dapat tayong kindred spirit na kung ano yung heartbeat mo, yun din ang heartbeat ng magiging partner mo in life or in the ministry. Importante po ito. Ngayong gabi, pag-aaralan po natin muli yung natapos na po natin yung first missionary journey ni Paul, ni Barnabas. Ngayon, kagabi, si Silas, si John, at si Timothy ang kanyang pinili. Isa sa pinili na maging ministry partner niya. Ano naman po ba ngayon ang ating pag-aaralan? Sa ating pong aawitin ngayong gabi, babasahin ko po sa inyo yung lyrics na ating song na kakantahin. I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. And I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life, I will trust in you alone. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. When you move, I will move. I will follow you. In you, there's life everlasting. In you, there's freedom for my soul. In you, there's joy, unending joy. And I will follow you. Amen. Amen po ba diyan? We will follow the Lord. Kung nasan man siya, doon tayo, kung saan man tayo,
to serve the Lord? Are you ready to love whom He loves? Dito po tayo tinatawag ng Panginoon na kung saan, kung nasa ng Panginoon, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, we will go. And are we ready to go? Nasa sa atin po yun, kung paano po tayo tutugon sa tawag ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero ang alam ko, we are commanded to go. Every one of us. Hindi lamang po si pastor, ako, pamilya namin, kundi tayo pong lahat ay inaatasan ng Panginoon to go and make disciples. Manalangin na po tayo para mapag-umpisa na po natin yung susunod na journey na ating tutunghayan ngayong gabi. Panginoon, salamat po for the opportunity, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin of serving you, Lord. You commanded us to go at nandito po kami, Panginoon. Handa po kami humayo para sa iyong pangalan lamang. Ahayo kami, pero ahayo kami with your leading in our lives, Lord. Kung saan mo kami ibig dalhin, Panginoon, dun kami tutungo, O Diyos. Salamat po sa gabing ito. Alam ko po na walang aksidente ngayong gabing ito. Ang lahat ng kasama namin ngayong gabi ay tinawag mo. Mangungusap ka sa amin. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa bawat tahanan na kasama namin ngayon. May nahalaan kang salita. May nakalaan kang pagtawag. May nakalaan ka, Panginoon. Something na ma-amaze kami ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Ang banal mong Espiritu ang sumama sa amin, umabay sa amin, magbigay sa amin ng kaliwanagan, kaalaman sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa patamis na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. So isang shout out naman po dyan sa mga kasama natin sa Devo ngayong gabi. I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At dalangin ko sa Panginoon, patuloy tayong samahan ng Panginoon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, handun siya sa kanilang kalagitnaan. Ang prayer ko ngayong gabi, mag-manifest siya sa buhay ninyo, sa mga tahanan ng bawat isa sa atin ngayong gabi. Kaya buksan po ninyo yung inyong puso, yung inyong isip sa mga salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung saan ang pinakaligtas na lugar sa panahong ito? Ulitin ko po yung tanong, alam niyo po ba kung saan ang pinakaligtas na lugar sa panahong ito? Siguro iniisip ng ilan sa inyo sa Baguio. O kaya, iniisip niyo baka sa Toronto. O kaya sa New Zealand. Zero na doon, zero. O kaya sa Israel. O sa US. Niisip siguro natin, saan ba talaga ang pinakaligtas na lugar sa panahong ito? I came to realize, mga kapatid, hindi po dun sa mga lugar na nabanggit ko. The safest place on earth is in the center of God's will. Ang pinakaligtas na lugar po ay ikaw ay nahandun sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ano hin mo yung ikaw ay nagpunta sa ibang lugar o sa ibang bansa,
kung hindi naman yun yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Minsan, pinilipit mo lang yung kamay ng Panginoon kaya ka napunta ng isang lugar kasi gusto mo. Nakakalungkot pong isipin, mga kapatid, isa po yan sa common struggle ng mga mananampalataya sa panahong ito, yung knowing God's will. Kaya sa gabing ito, yung po yung paksa na pag-uusapan natin, no? So, the title of my message is Be Sensitive to God's Leading. Kailangan po nating maging sensitive sa leading ng Panginoon sa ating mga buhay. I know some of you are merong mga tinatawag na dilema. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Ano ba talaga ang plano ni Lord sa buhay ko? Mag-aasawa ba ako? Hindi ako mag-aasawa? Lilipat ba ako ng trabaho? Mag-i-stay ako sa trabaho ko? Saan ba ako titira? Aalis ba ako dito? Lilipat ako ng ibang tirahan? O kaya, yung kurso ko bang ito na kinukuha? Ito ba talaga yung kurso ko na gusto ko talaga? O lilipat ako, mag-shift ba ako? Alam po ninyo, yun yung mga katanungan natin sa ating mga puso kuminsan. Kaya nga, sa gabing ito, kailangan po nating maging sensitive sa leading ng Panginoon. Sana po yung mga decision making natin sa buhay, mga kapatid, ay hindi maging haphazard. Kung hindi, magkaroon po talaga tayo ng thorough seeking of God's will through prayer. Yung bang bago ka humakbang, bago ka magdesisyon, ay talagang naupo ka muna sa presensya ng Panginoon at inalam mo kung ano ang kanyang kalooban. Actually, isa po ito sa malaking challenge sa panahon natin ngayon, yung hearing God's voice and hearing God's direction sa ating mga buhay. Actually, it is a must. Na bago ka magdesisyon, bago ka humakbang, tiyakin mo muna na narinig mo yung pinig ng Diyos. Na tiyak mo yung direksyon ng Panginoon sa iyong kalooban. I think, ito po yung matinding kailangan natin sa panahon natin ngayon. Hindi lang po ito kailangan sa panahon nila Apostol Pablo, kundi even in our times, this is one of the greatest need ng mga mananampalataya, yung be sensitive to God's leading. Sapagkat when we miss God's leading, it is not God's fault. It is our fault, mga kapatid. Dahil na-miss natin. Tayo yung nakamiss eh, ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Maybe, isa sa reason doon is nagmadali tayo. O kaya, naging presumptuous tayo na kung saan, alam ko na yan. Palagay ko, yung mga hindi ka tiyak kung talagang yun yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid yung meron talaga tayong intimacy with God. Yung bang naririnig mo yung tinig ng Diyos, yung tibok ng puso ng Panginoon, tiyak ka kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So, napakahalaga po, mga kapatid, na dinidiscern natin kung ano ba ang ating hakbang na gagawin sa susunod. What's next? Okay? So, hindi po sapat yung intuition lang natin. Yung bang parang ulang ka lang sa paligo tapos
nang hula ka na, naisip mo, yun na kagad ang gagawin mo. Minsan, ganun po tayo, di po ba? Pero, napakahalaga po na dinidiscern natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Book of Acts, chapter 16. Okay? Verse 6. Mula tayo sa verse 6 hanggang verse 15. Dito po natin makikita yung tinatawag na pagpapatuloy ng tinatawag na second missionary journey ni Paul, ni Silas, at ni Timothy. Okay? So, umpisa na po natin. So, hilingan ko si Pauline na basahin sa atin yung verse 6 to verse 8. Pauline? Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. Okay. So dito po natin makikita, mga kapatid, yung unang katotohanan mula sa ating binasa na kung saan the Holy Spirit is preventing them to go on. There are times sa buhay ng mga alagad, sa buhay ni Pablo, ni Silas, na sila ay hinadlangan ng banal na Espiritu. Meaning, hindi sila pinayagan, hindi sila pinahintulutan ng banal na Espiritu na pumunta sa isang lugar. So dito ko nakita na sila Apostol Pablo ay very sensitive to the leading of the Holy Spirit, wherein there are times dito, no, dalawang lugar yung gusto sana nilang puntahan, yung the province of Asia, pangalawa the province of Bithynia. Subalit the Holy Spirit did not allow them, okay, or prevented them from preaching the word in that provinces. Alam nyo, I could testify to this kind of scenario. Actually, way back 2001, okay, way back 2001, after my graduation sa seminary, yung professor ko, very persistently, inoferan ako ng ministry opportunity. And mind you kung saan, mga kapatid, kinausap talaga ako ng professor ko, nilay down niya yung plan. Sabi niya, Pastor Arnel, if you are interested, I can help you and assist you to move or transfer to a new place of ministry. At alam niyo po kung saan? Sa Japan. Saya. Kasi cross-cultural. Yeah. Yung po kasi natapos ko ay cross-cultural studies. At ako po isang church planter. Nakita po nung aking professor yung aking ministry background. At I was one of the would-be candidate na inoferan ng ministry yun. Alam nyo, very irresistible yung offer. Okay? Una, pwede kong dalhin ng aking family.
Pangalawa, meron na pong small ministry na pwede ako doon magsimula ng aking ministry. Merong, ika nga, ang tawag doon ay host church. At financially, maganda rin po ang offer. But, nung tinanong ko po ang aking asawa at kinonsider ko po yung ilang mga bagay, sabi niya, mag-pray ka. Isip mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. And you know what? Hindi po nag-prevail yung mapunta kami ng Japan. For some reason, hindi po natuloy. Okay. Bumalik kami yata doon. Yeah, walang confirmation kasi mabigat din po yung condition during that time. During that time, ako po yung presidente ng organization namin. Tapos, I have to give up my position and even my credentials. Kasi ibang denomination po yung magiging support organization. To make the long story short, hindi natuloy. At mapayapa po ako. Wala akong regret dun sa aking naging decision. Another instance, sweetheart. Last year, nung ako po inapunta ng Amerika, twice po akong nakabiyahe sa Amerika. Yung aking second trip to the US, someone offered to me dalawang ministry opportunity in the US. Literally, sabi niya, Pastor, kami po ang bahala sa mga paperworks ninyo. Ito yung church na inyong paglilingkuran. Ito po yung parsonage. Ito yung magiging starting salary po ninyo. At mind you, pagka nag-convert ka into peso, sasabihin mo, baka ito na yung kalooban ng Diyos. Baka ito na yung tugo ng Panginoon para magbago yung aking estado sa buhay. But you know what? Talagang nag-pray po ako. Nag-seek kami ng kalooban ng Panginoon. Nag-kinonsult ko rin po yung mga leaders namin. At you know what? Personally, tin-turn down ko po yung offer. Pero mapayapa pa rin po ako, mga kapatid. Masaya pa rin po ako. And you know what? Pagdating po ng pumunta po ako noong January, yung aking second trip. Pagdating po ng March, pumutok na po yung COVID-19 pandemic. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi, in-spare mo ko. Imagine ninyo, kung nandun ako sa Amerika nung panahon na yon, at dun ako naglilingkod. Salamat din sa mga nag-pray, mga nag-advise sa akin during that time. So, masasabi ko po na the Spirit of God prevented me to go. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. And then, pagdating po ng March 15, sinimulan po natin itong 8 o'clock habit natin. At dito ko po nakita na pwede ka palang gamitin ng Panginoon kahit hindi ka umaalis sa lugar mo dahil may mas, ika nga, better plan si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sometimes, ito yung tinatawag na divine U-turn. Sometimes, inaalaw ni Lord yung mga U-turns natin sa buhay natin. Alam ko, bawat isa sa inyo, meron ding tinatawag na divine U-turn. Okay? Minsan, our well-laid plans are changed by the Holy Spirit. Minsan eh, ang ganda-ganda na ng plano mo pero kuminsan yung plano mo ay na-overrule ng Holy Spirit. Lalong-lalo na kung ikaw ay led
guided and controlled by the Spirit of God. So dahil po si Apostol Pablo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, they were able to hear God's leading sa kanilang mga buhay. Okay? The Holy Spirit prevented them to go on in preaching the gospel to the provinces of Asia and to the provinces of Bithynia. Ang tawag ko nga po dito ay divine U-turn, meaning hindi kalooban ng Diyos na you go ahead. Subalit, dito rin po natin makikita, mga kapatid, yung the Holy Spirit permitted them to go. So, merong sinasabi na si Lord, sometimes, meron siyang isinasara na pintuan. Pero meron siyang binubuksan naman na bintana. Sana yun po yung makita natin, no? Saan yung mga opportunity na binubuksan ni Lord para sa atin? So I hope kayo po mga nakikinig ay maging very sensitive dun sa leading ng Espiritu ng Diyos sa inyong mga buhay. So dito po natin makikita mula verse 9 hanggang verse 12. Sister Oli, pakibasa mo nga verse 9 to 12. Verse 9 to 12. Acts 16:9 to 12. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there urging him and saying, "Come over to Macedonia and help us." And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. So, setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remain in this city some days. Amen. So dito natin po makikita kung si Lord merong sinasara na door, meron naman siyang window na binubuksan. So dito natin makikita the Holy Spirit permitted them to go. Saan sila pinapunta ng Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, pinapunta sila ng Panginoon sa Philippi. At yung pong Philippi, a district of Macedonia. And mind you, brothers and sisters, dito po sa Macedonia, o dito po sa Philippi, ito po yung, dito po natin nabasa sa Epistles yung Book of Philippians. Okay? Philippi, yun po yung lugar. Yung book na nasulat tungkol doon sa mga mananampalataya doon sa Book of Philippians. At kung maalala nyo, mga kapatid, napakaganda po ng nangyari doon sa lugar na yun. Kasi po, nagkaroon po ng vision. Nangusap ang banal na Espiritu sa kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain na kung saan sa pangitain niya, nakita niya ang isang lalaki, nakatayo siya at sinabi, "Come over to Macedonia." So, naka-receive siya ng vision. Okay. Kasi si Lord, nangungusap siya even through vision. Okay? Even through dreams or even through the scriptures or even through other people, godly leaders or other people. So, si Lord, nangusap kay Paul. And you know what? Now, meron pong isang key verse dito, mga kapatid. Dito po sa verse 10. Look at your Bible. Ano po yung mapapansin niyo sa verse 10? Sabi dito sa verse 10, "So, we,"
Have you noticed that? So we decided to leave for Macedonia at once. Sino po yung we na binabanggit po doon? Yung we na tinutukoy po doon ay walang iba kundi si Dr. Luke. So si Dr. Luke, he joined the company of Paul, of Silas, and Timothy. Kaya nga sabi rito, so we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. So kasama na po sa team. So si Silas, si Timothy. So apat na sila, no? Si Paul, si Silas, si Timothy, at maging si Dr. Luke. So, from there, they reach a major city, no? Of the district of Macedonia, a Roman colony. If you will notice, dahil nga po ito isang Roman colony, wala po tayong mababasa rito na dito sa lugar na ito ay merong synagogue. Anong ibig sabihin nun? Predominantly Gentiles. Okay, predominantly Gentiles po ang mga tao doon sa Philippi. Kasi nga po, walang 10 Jew who were able to build their own synagogue into that place. Kaya ang assumption po natin, predominantly Gentiles po yung Roman territory na ito sa Philippi. Now, ano po yung nangyari? So, nag-stay po sila for several days sa lugar na ito. And yet, those several days ay naging very fruitful. You know what? Because they met someone. A woman. Wherein, ang pangalan niya ay Lydia. Sabi sa verse 14, makikita po natin dito kung sino si Lydia. Sabi rito, nung sila, Apostol Pablo po ay nagpunta sa tabi ng ilog at naghahanap sila ng mga taong masisyeran ng salita ng Diyos, natagpuan nila yung isang grupo ng mga babae na mananalangin doon sa tabi ng ilog. Can you imagine, no? Magpipray yung mga kababaihan sa tabi ng ilog. I find it very fascinating, ano? Okay? Wherein, may mga babae daw doon na nagtitipon-tipon para manalangin. At isa na rito, si Lydia. Sino ba si Lydia? Si Lydia ay from Thyatira. Okay? Meaning, from one place to another, probably meron siyang tirahan sa Thyatira, pero meron din siyang negosyo sa Philippi. Okay, yung pong Thyatira ay bahagi pa rin po ng Macedonia. Subalit, nakatagpo po ni Apostol Pablo itong si Lydia sa Philippi, wherein meron din po siyang negosyo at probably meron din siyang tirahan o bahay sa Philippi. Kaya nga sabi rito, one of them was Lydia from Thyatira. Anong trabaho niya? A merchant of expensive purple cloth. Mayaman siguro. Mayaman. Negosyante. Mayaman siguro. Mayaman. Kasi yung purple cloth para sa mga mayayaman lang talaga. Yun. Exactly. So, ibig sabihin, materiales puertes yung kanyang mga ibinebenta. Hindi ordinary yung tela, kundi sabi rito, expensive purple cloth. At alam nyo naman, sweetheart, naalala mo nung nasa Israel tayo na kung saan dinemo sa amin kung gaano kahirap ang pagdaday. Kung gaano kadaming composition ng shell yata, yeah. Yun,
ang para makapag produce ka ng purple cloth. Kaya ang purple cloth lang para sa mga mayayamang tao lang. Exactly. At yun po ang kanyang katangian. Si Lydia ay isang negosyante. Pwede natin sabihin mayamang negosyante dahil ang kanyang ibinebenta ay mga expensive purple cloth. Ngunit, isa sa magandang katangian nitong si Lydia, siya po ay isang worshipper. Okay. Pwede natin sabihin na isa siyang God-fearer. Sino mga God-fearer ang naalala nyo? Unang-una, yung utopian eunuch. Di ba? Isa siyang God-fearer na who worship God, who worship Yahweh. Hindi lang yon. Si Cornelius, isa siyang God-fearer. At ito na, pangatlo, itong si Lydia, isa siyang worshipper ni God. At ang sabi dito, he listened to us, and the Lord, now listen to this, and the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. Verse 15, and she and her household were baptized. And she asked us to be her guests. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged us until we agreed. Now, dito po natin makikita, mga kapatid. Kaya pala, hindi sila pinayagan ng Panginoon doon sa Asia. Hindi sila pinayagan ng Panginoon doon sa province of Bithynia. At sila ay dinala ng Panginoon sa Macedonia, sa Pilipay. Dahil sa Pilipay, naroon, nag-aantay yung inihanda na ng Panginoon. In fact, si Lord ang kumilos. Ginait si Paul, ginait si Silas, ginait si Timothy at si Dr. Luke para makilala nila ang isang babae, ang pangalan ay Lydia. Dito po natin makikita na yung ministry ni Apostle Paul kasama ng kanyang missionary team ay naging very fruitful dahil they were able to share the gospel and win the household of Lydia. Dito po natin makikita, mga kapatid, dahil nga po sa leading ng Espiritu ng Diyos, binuksan ng Panginoon Diyos ang puso ni Lydia. Binuksan ng Panginoon ang isip ni Lydia. At hindi lang yung puso at isip ang binuksan ni Lydia. Binuksan ang puso at isip ng Panginoon sa buhay ni Lydia, kundi even yung kanyang tahanan, inopen niya para sa kanyang mga lingkod at mga manggagawa. Sabi ni Lydia, if you agree that I am a true believer in the Lord, come and stay at my home. You know what? Si Lydia po at ang kanyang buong sambahayan ang unang mananampalataya sa Pilipay na kung saan, sabi ko nga sa inyo kanina, sometime later, sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Philippians. Wherein si Apostol Pablo nag-uumapaw yung kanyang kagalakan dahil yung mga taga-Philippos ay naging kamanggagawa po ni Apostol Pablo. In fact, ang mga taga-Philippos ay very generous and very supportive sa ministry ni Apostol Pablo. Even si Apostol Pablo po ay umalis na sa lugar na yon at nakulong pa dun sa Rome.
Pero nagpatuloy po yung mga taga Pilipos na suportahan. Nasuportahan si Apostol Pablo saan man siya naroroon. At naging malaking hamon ang buhay ni Apostol Pablo sa buhay ng mga taga-Pilipos. Ika nga, and the rest is history. Can you imagine? Nasulat sa banal na kasulatan, na dokumento kung paano nagsimula yung church sa Pilipay sa pamamagitan ng tahanan pamilya. So, nagsimula lang sa house church. Isang tahanan lang. Pero yun po ay naging isang malaking pagpapala sa buong Pilipay. At hindi lang sa buong Pilipay. In fact, nakarating sa atin yung blessing. Dahil buhat nung nabasa natin yung mga magagandang nangyari sa Pilipay, sa Book of Philippians, tayo rin po ay napagpala. Mga kapatid, kung minsan, may mga pagkakataon si Lord na isinasara. Pero huwag kayong panghinaan ng loob. Pag merong isinara si Lord, meron siyang ibang binubuksan. Ang kailangan lamang po natin gawin, maging sensitive tayo sa leading ng Espiritu ng Diyos. Pag nasumpungan natin yung kalooban ng Diyos, yun na po yung pinakamainam. That's the best thing na maaari niyong magawa, yung masumpungan ninyo yung kalooban ng Diyos. And sometimes, in our own perspective, hindi maganda. Kasi we expect something na sa plano natin. Pero kung walang confirmation ng Panginoon, He is leading us to a better place. Na sometimes, as of the moment, parang offensive, hindi maganda. Pero as you listen to God's leading, yung better place talaga, yung best place talaga, ang ililid sa'yo ng Panginoon. And as a testimony, you know, hindi man ako natuloy ng Japan, hindi man ako natuloy ng Canada o natuloy ng US. Pero natuloy kami ng Baguio. At dito sa Baguio, nakilala namin yung mga taga-CHCC. At hindi lang yung mga taga-CHCC. Through this ministry, nakarating pa tayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, go and make disciples of all the nations. All the nations. Kaya nga, yun po yung naging goal natin, mga kapatid. Na kung saan itong ating online 8 o'clock habit devotion na ito ay makarating sa inyong mga tahanan. At isa po ito sa plano ng Diyos kung bakit meron tayong gabi-gabi, araw-araw na pagsasama-sama dito sa ating dem. So I hope, mga kapatid, no, kung kayo po ay nasa crossroad ng inyong buhay, huminto muna kayo. Isik nyo muna ng mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang dalangin ko sa Panginoon, huwag ninyong ma-miss yung perfect plan ng Panginoon sa inyong buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo ngayong gabi na ipinigay sa amin. Alam ko po na as we study these words, Lord God, tonight, nangungusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. May mga bagay kaming agam-agam, may mga decision kaming, nagdadalawang isip kami. Pero ang hinihiling po namin, Lord, bigyan mo kami ng leading. I-lead kami ng banal na spirito, Panginoon, na matinig dami yung tinig mo upang dun sa inilaan mo para sa amin. Yun ang masumpungan po namin.
Lord, we lay our hands, Lord God. We lay everything unto you, Lord. Na ikaw po ang manguna sa bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kami ay tinawag mo. That's definite, Lord. Kami ay pinahayo mo. That is certain, Lord. Kung saan po kami pupunta, gabayan mo po kami, Panginoon. Kung sino po yung isishare namin, ipakita mo sa amin, ilid mo kami, Panginoon. Kung sino po yung mga taong padadaanin mo sa buhay namin, maging sensitive kami kung paano namin isishare yung gospel, yung pagmamahal mo sa kanila. Panginoon, naririto po kaming lahat. Inaalay ang buhay namin. We are ready to serve. We will go where you want us to go. We will stay where you want us to stay. We will love those people. Kung sino ang gusto mong mahalin namin. At ang lahat ng tao, Panginoon, ay gusto mong mahalin kaming lahat dahil mahal mo kaming lahat. Lord, salamat po. Dahil binibigyan mo kami ng opportunity na paglingkuran ka, Panginoon, sa abot ng aming makakaya. Ngayong gabi, inaalay po muli namin ang aming buhay. Kami po ay maglilingkod sa iyo. Sinasama po namin patuloy ang sa aming panalangin yung mga kapatiran namin na tumaranas ng mga karamdaman, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin si Sister Emma, Panginoon, na patuloy mo siyang palakasin. Kanyang resistensya, ang kanyang pananampalataya. Yalis mo lahat ng takot ng mga agam-agam sa kanyang puso at isipan, Panginoon. Nawa, O Diyos, buuin mo ang kanyang loob. Samahan mo siya, Panginoon, simula sa kwarto niya hanggang sa operating room, hanggang sa makalabas siya, hanggang ma-restore mo ang lahat-lahat, Panginoon, sa kanyang physical na katawan. And we even pray, Lord God, for the restoration of her spirit, Lord. Pinadalangin din namin, Panginoon, ang anak ni Mama Josepha na si Jesus, Panginoon. Ikaw ang patuloy na pumilos. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na maggawad ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Hindi po namin alam yung plano mo sa buhay niya. Pero po ang alam namin, ikaw yung Diyos na magpapagaling sa kanya, Lord. Si Mang Weng Ferrer, patuloy namin dinadalangin yung restoration ng kanyang katawan, Panginoon. Pagalingin mo po siya, o Diyos, at palakasin. Ang mami ni Rachel, Lord, si Mami Oli, patuloy namin dinadalangin na recover siya, Lord, sa kanyang procedure, sa mga gagawin pa sa kanya, Panginoon, samahan mo po siya, Lord. Dalangin namin, Lord, yung restoration niya at ang pagkaling, hindi lamang ng pisikal, kundi pati espiritual. Lord, samahan mo po ang aming mga kapatiran sa mga pinagdaraanan nila, O Diyos, sa mga suliranin nila, sa mga pangangailangan nila. Maging katugunan ka namin, O Diyos, sa lahat ng aming mga pangangailangan dahil naniniwala kami. Ikaw lamang ang aming masasandigan. Wala nang iba. Lord, dinadalangin din namin, O Diyos, yung active, Lord, ng Taal Volcano, Panginoon, na right now, nagbubuga siya ng abo, Panginoon. Dalangin namin yung mga kababayan namin na nasa malapit sa Taal Volcano, Lord. Tulungan mo po sila, nawa po maging safe silang lahat, Panginoon. Lord, kaawan mo po kami, O Diyos. Pahintuin mo na po, Panginoon, yung pag-active ng Taal Volcano, Lord. At nawa, O Diyos, maging alert, Lord, lahat ng mga tao sa kapaligiran, Panginoon. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari ito, pero alam namin, O Diyos, may mensahe ka sa bawat
mangyayari na nagaganap, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon, sa pagtaglikod namin sa iyo. O Lord, patawarin mo ang kasalanan ng aming bansa, Panginoon. Patuloy kaming dumudulog sa iyo, O Diyos, dahil ikaw lamang ang makakakontrol ng lahat ng bagay nito. Patuloy naming dinadalangin ang nalalapit na eleksyon sa isang taon, ngayon pa lamang. Ipakita mo na sa amin, O Diyos. Magpakahayag ka na sa amin kung sino ang dapat namin iluklok, Panginoon, bilang presidente namin, O Diyos. Hindi po namin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Kaya po dinadalangin namin ito, pangalagaan mo po kami, Panginoon, at tulungan mo po kami, O Diyos, sa ekonomiya namin, Panginoon, patuloy kang mag-control ng lahat ng bagay, O Diyos. Mga trabaho, Lord, patuloy po, Panginoon, na magkaroon ng mga hanap buhay, Panginoon, ang mga tao, O Diyos, yalis mo yung mga mental issues na marami na namang nadidepress, marami na namang na naguguluhan, Panginoon, pero alam ko po, O Diyos, na alam mo ang lahat ng ito. Kaya po tinataas namin lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil ginagamit mo kami sa gabi-gabi upang maging kalakasan ng bawat isa. Kami po ay napapalakas ng mga testimony ng mga pagtugon mo sa bawat panalangin. Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng ibayo pang kalakasan na more passion, Lord God, to continue, Panginoon, kung ano man yung pinagagawa mo po sa amin, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, basbasan mo po ang bawat pamilya na kasama namin ngayong gabi. Amen. Pagpapala, Panginoon, ay dumaloy sa bawat pamilya, sa bawat individual. Maraming salamat. Inaakin namin, Panginoon, yung pagpapala mo. Hindi lamang ng mga material na bagay, kundi pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, at pagpapalang financial, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan. Sa gabing ito, patuloy po nating damahin ang presensya ng Panginoon. Sige po, aming Ama na nasa langit, muli kaming dumudulog sa iyong trono, nagpapasalamat pagmamahal mo sa amin, patuloy mong ipinagkakaloob mula pa noon hanggang ngayon. Salamat sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sariling buhay para sa aming katubusan, para sa aming kaligtasan. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang tinapay na ito, sumasagisat sa iyong katawan na iyong inialay para sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo. Kinikilala namin yung kapangyarihan ng iyong banal na dugo na ibinuwis doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming katubusan, para sa aming kaligtasan, at sa aming kagalingan. Panginoon, salamat po dahil nakipagtipan kang muli sa amin. Yan ay pinagtibay mo sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Muli kaming iinom ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong dugo. Tanda ng aming pagkilala, pagpapasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus. Uminom po tayo ng sabay-sabay. So, binabati po namin ang happy birthday si Kuya Jing, Sanil. Kuya Jing. Kuya Jing, happy birthday po. God bless po. Nice din po naming batiin lahat po ng mga birthday celebrants ngayong month ng July. God bless you po. So, unahin ko pong batiin si Ma'am Mami Erlinda Cruz. God bless you po, Mami Erlinda. Si Ate Feli Aquino, Ka-Edith Deguia, Ate Evelyn Gamboa, si Pastor Lito Bagatulon ng Novaliches Christian Hello. Community.
Pastor Lito. Okay. Sabi niya, amen, Pastor Arnel. Pangalawa, next si Sister Cecilia Madronio and Brother Buds Israel. Si Sister Seni Baruga. Brothers, muntik na masabi, Pastor Sean Coys. Okay, pero prophetic yun. And Brother Jerry Garcia. Ganun din kay Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Cabet Del Rosario, Kaning Ning. God bless you po, Kaning Ning. And Sister Jenny Aroni, si Sister Maribic Villaseñor, Sister Glenda Martin, Sister Josepa Kulanay, and Sister Rochelle Ocampo. Tuloy mo, Sister. Wala na. Meron pa? Yeah. Si Sister Flora de Bucaw, and then Melody Lanusa, Tito Ben, Tita Judy, Sister Yoli Oiga, Kuya Ray Gonzalez, at Sister Annalyn Flores sa Israel. Sister, pakituloy. Kuya Ray Gonzalez, hello Poso Lopez, Chelsea Campus, hello Chelsea, welcome. Tamiing Family, Wilma, Wilberlin, Cyrin, hello sa inyo dyan. Rosemary Sherbo, kasama nila Ate Gemma Sumile, Rochelle Mendoza Ocampo, and Annalyn Flores, hello sa inyo dyan sa Israel. Sister Mami Lenny Riliera, hello po Mami Lenny. I miss you, Mami Lenny. Miss na po namin kayo, sana makapasyal kami dyan. Sister Jan, gusto dyan. Glad Alcantara Galano, congratulations sa pag-graduate nyo sa ESRA kanina. Alam ko na marami kayong na-late dahil nag-graduate kayo kanina. Hello, Brother William and Gwen. Hello. Mary Joy Esteves. Hello, Mary Joy. Hi, Mary Joy. God bless you. Praying for your mom na nawa ay yung comfort para sa kanya at mawala lahat ng pain na nararamdaman niya. Mark Chester and Carl Rimas, Yumi San, Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar, hello po. Ang walang mintis na nanunood ng ating Debo. Sister Emma Gonzalez at sa mga De La Cruz family, magandang gabi po sa inyong lahat. Jennifer Baco, miss ka na namin, Jennifer. Even sa ating Philippines. Ma'am Weng Ferrer, hello po. Edna, Mami Dolita, and Tatay Ador. Magandang gabi po sa inyo dyan. Brother Alvin, Almira Pasilyao. Almira Pasilyao, welcome sa ating Devo. Mames Osepa Kulanay, hello po. Jennifer Camero, Jennifer, pasyal kayo dito sa bahay. Kuya Bobby Gonzalez and Ate Percy, magandang gabi po sa inyo. Thank you po for joining us again. Sister Suzette Empainado, dyan sa Hagunoy, marami pong salamat. Ang mga Pugoon family, si Ate Che, si Mami Cecilia, si Shello, and si Michelle K. Johan and Mateo. Johan, Mateo, Ma'am Abed, Kuya Jojo. Ma'am Arlinda Cruz, hello po. At lahat sila, Ate Tess at Tisha, at lahat ng YouTube viewers po natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Sister Paz Daulayan, patuloy po kaming nakikiramay sa inyong pamilya. Bigyan po kayo ng kaaliwan, kalakasan ng ating Panginoon. Pinagpipray po namin kayo, Sister Paz. Good night po. Huwag niyo pong kakalimutan, share po itong ating link. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. Good night.